What's up mga Repapips? Nandito tayo ngayon sa Main Square, Molino Boulevard. Ngayon, ang unang araw ng bakuna ni Ermar. Bili muna tayo ng tubig dito. May nervyos daw si mama eh. Nakakabahan. Thank you. Sir, akit ko lang yung tubig ng mother ko, senior. Kailangan daw eh. Ma, pangilang ka pa? Ah, mabilis naman yata eh. Sige ma. Itatanong natin muna kung Pfizer yung babakuna nila. Kasi hindi pwede si mama ng Sinovac at saka ng Astra. Kasi ano siya eh, comorbidity ba yon? Comorbidity? Comorbidity. Oh, sa parang ganun. What the fuck? Kaya ang prefer namin kay mama, Pfizer. Tanong ko lang kasi yung mother ko kasi senior. At pwede bang malaman kung anong ituturo? Pfizer, Sinovac? Pfizer po. Pfizer. Ah, Pfizer. Thank you po. Lahat naman ng vaccine, okay. Mas prefer lang namin yung Pfizer sa pamilya namin. Kayo, kung gusto niyo naman ng ibang vaccine, ibang brand, pwede rin. Nasa sa inyo pa rin yan. Ang mahalaga, ma-vaccine lang tayo lahat. So, ang good news niyan, nakikita niyo, ang daming tao ngayon, marami nang gusto magpabakuna. Ibalik natin yung dating normal. Binibriefing ni Sargento yung mga kapulisan natin dito. Kung ano yung mga tamang dapat gawin. Pinasaludohan kita. Hey! Kasama rin dito ng mga kapulisan yung CICU. City Inspection and Compliance Unit. Maganda rin yung ginawa ng gobyerno dito sa Bacoor kasi dito ginawa nila sa mall. So yung mga senior natin, yung mga magpapabaksin, komportable sila. Mga nakaupo, naka-aircon, walang alikabok, walang init, kaya mas okay. Mabilis naman eh, mabilis. Sobrang bilis. Napakabilis. 3 hours later. Punta na natin si mama. Medyo tinatawag na ako. Malapit na daw siya. Huwag nininervyos na. Malapit na. Nasa 6th row na rin si mama. Nasa 1st row na siya. Medyo kabang-kaba na si mama. Kanina pa hindi maintindihan ng mukha. Ayan. Medyo seryoso na. Tinawag niya pa ako sa likod na malapit na daw siya. Pumunta daw ako sa harap. Kaya yun na, malapit na si mama. Picture na natin. Relax ka lang ma. Oh no! Saan po ba tinuturo ka? Kung saan niyo po gusto? At ano po ba? Dito rin po ba tinuturo ka? Hindi, doon po. Ah, doon pa? May mga step pa po kayo nga. Ah, okay. So, first step pa lang pa to. Po, ah. Screening, counseling. First step pa lang pala to. Kala ko dito na injection. Nagsa-sign of the cross na si mama. Doon pa pala sa kabila. Meron pa lang mga step by step. Mampasado po siya sa amin niya. Screening niya. Opo. Ayan. Salamat po. Doon pa pala. Meron pa palang pila doon sa kabila. Parang may counseling pa siguro. Yan. Nakakadalawang tubig ng bote si mama. Pero walang hubog yung complaint. Parang may lumalapas problema sa'yo. Minsan yung itiklan. Ngayong araw parang na po. Wala naman. Ipapakunan ko po yung aking hubog nyo. Yung krema nyo, paalisan nyo muna. Make it clear. And then, to come back again for another schedule na lang po. Bigyan ko na lang kayo ng D-card na ano para pagbalik mo, nakukulong na, sila ko na sa akin. Pero kung at least one more, kasi naman po ang nyo, kasi kayo siyempre nakakaramdam niya. Pero kung wala naman at least hour, oo, pag ganito, yung ang nararamdaman. Di ba nag-ihim-ihim ako? Kaya nga, may ano pa yan sa ako. Sa lang. Sa mga pa sa... Ikaw na kanina niya kasi hindi na makita naririnig mag-ehem-ehem ng ano, na may ubo. Baka mamaya sa
isip mo lang na ano, dahil nga nag-aalangan ka pa magpa-vaccine. Kaya yun, tinatanong mo isang doktor ko, anong pwede? Ayun. So, yung doktora na kausap niya, pumunta dun sa isang doktor, nagpa-second opinion, kung ano daw yung ehem na yun, ehem. Wala namang ubo talaga, pero paminsan-minsan lang daw na sinusumpong. Hindi ko alam eh, kung ano, wala naman ako naririnig. Kaya ang dami niyang tanong dun sa nag-screening sa kanya. Kaya nagpa-second opinion yung doktora dun sa doktor. So, ang sabi naman ng doktor, irritation lang daw yun. Kaya, okay lang daw. Pwede naman daw siyang bakunahan. Ayan. So ayan nga mga repa, nakalimutan pala natin kanina na meron pala silang 5 step na sinusunod dito. Unang-una, yung pagkuha ng blood pressure o BP. Pangalawa, yung screening mula dun sa mga doktor natin sa harap. Yung nakita nyo, kamuntikan pa nga hindi maturukan si mama dahil nga daw may plema yung lalamunan pero wala daw siyang ubo. Sabi naman dun sa doktor na nag-second opinion, irritation lang daw yan. Kaya go pa rin tayo sa step 3. So yung step 3 natin, registration naman. Kaya nakapila pa rin ngayon si mama para ipa-register sa system ng COVAX. So number 4, yung vaccination na. Doon na yung moment of truth. Pero hindi pa nagtatapos yon, kasi may step number 5. Yung step number 5, babalik ka sa second dose mo. Kala mo ha, ligtas ka na. Hindi pa. Kakagutom dito, walang bukas na tindahan. Pero yun, meron. Sir, binibenta po ba yan? Para sa stop po. Ah, kala ko, binibenta eh. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote rin tayo mamamatay. Mano, ready ka na? Ready na? Wala nang atrasan yan? Ready na. Ready, ready pang umatras? Ito yung mga naririnig sa ano, napapanood. Isip-isip muna. Ha? Para sa pamilya. Ay. Wala, mama. Ikaw, ma, anong mas gusto mo? Kanan, kanan. Kaliwa. Nakaba na si mama, hindi na alam kung ano yung kanan, kaliwa. Parang kagat lang ng langgam yan, ma. Yun. Nakaraos na. One down, one to go.